Nakatakdang magsagawa ng maritime dialogue ang Pilipinas at South Korea sa Nobyembre para talakayin ang ilang mga issue sa West Philippine Sea at pagpapalakas na rin ng maritime security cooperation ng dalawang bansa. Isa ang South Korea sa bansang mga nagbigay ng suporta sa posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea at sa 2016 Arbitral Award at kumukundina na rin sa mga agresibong aksyon ng China. Sa tuwing may mga maritime operations ang Pilipinas sa exclusive economic zone nito. Ito ay isang forum ng Strat-Based ADR Institute kung saan binigyan diin ng Pilipinas at South Korea ang mga kahalagahan ng rules-based order at pagsunod sa international law sa West Philippine Sea. Statements that express concern on the unnecessary, unlawful, aggressive actions that create tensions in the South China Sea lend credence to international law and highlight the ROK's role as responsible player in the community of nations. In retrospect, the South China Sea is now hotter and more turbulent than it was in 2016. Since I took office as ambassador to the Philippines in June last year, the Korean government has issued its position on the West Philippine Sea 10 times, reiterating the importance of upholding freedom of navigation and overflight, as well as rules-based order. Tinalakay rin sa forum ang posibilidad na magkaroon ng visiting forces agreement sa pagitan ng Pilipinas at South Korea. Matatandaan na ngayong taon, kasabay nito, lumagda rin ang Pilipinas at Japan ng Reciprocal Access Agreement o RAA at gumugulong na rin ang status ng Visiting Forces Agreement naman sa pagitan ng Pilipinas at France at Canada. The Korean side, you know, has been giving a thought to the idea Visiting Forces Agreement. The Philippine side, you know, that I think it's natural to expect something like the Philippines has been expanding, you know, its horizons with the key like-minded countries. Para sa mga ilang eksperto, maituturing na reliable security partner ang South Korea. Pero asahan na rin daw natin ang posibleng pag-alma o hindi magandang reaksyon ng China sa mga defense cooperation na isinasagawa ng Pilipinas sa iba't ibang bansa. South Korea plays a huge role in our modernization. They have the capacity to emerge based on the new technologies that are there for the defense partnership. And of course, South Korea is also partnering with us to revive our shipbuilding industry. It has the technology, it has the practical knowledge. The Philippines and the Republic of Korea aim to address common security challenges in a rapidly evolving world. Samantala, bukas naman ang South Korea sa mga posibilidad ng paglahok sa multilateral patrols o pagsama nito sa mga patrol mission ng PCG, kasama ang ilang mga kaalyadong bansa pa nito tulad ng Estados Unidos, Japan at Australia sa West Philippine Sea. Kung kayo ang tatanungin, mga ka-RC, anong masasabi mo sa dumaraming bansa na gustong tumulong sa atin para igiit ang sovereign rights sa West Philippine Sea? Huwag niyong kalimutan i-comment yan sa baba para ito ay ating mapag-usapan. Hanggang sa muli, God always be with us. See you!